Hello guys, so yan, this time papunta kami ni Papa Bench sa Timog, may i-meet kami mga friends. So galing kami ng Cavite, papunta kami ng Quezon City, and first time ulit namin dumaan ng Edsa after a year. So ito yung inabutan namin sa Edsa. Unexpected. Hindi namin inaasahan na ganito na talaga kaluwag ang EDSA. Nakakaloka, 'di ba? Ayan po. Makikita nyo na halos mangilan-ngilan lang talaga yung mga sasakyan. At nakakatuwang makita na after so many years, 'di ba? Ngayon, ang luwag na ng EDSA, 'di ba? Hindi ko 'yan inaasahan, pero ang saya-saya. Nakamotor lang po kami from Cavite to Quezon City, na dating tina-travel namin ng 3 hours. So, tignan natin kung mga ilang oras namin to momotorin ngayon. Let's see. And, kita-kits tayo later, guys. Nakakaloka talaga ang EDSA. Wala akong masabi. Diba? See you later, guys! Ayan, so guys, this time papunta na kami ng Ayala, palusot na kami ng Ayala. Papuntang Makati yan, yung Ayala. Kung may mga travelers talaga, kung maalala nyo itong tunnel na to, grabe. Kumpul lagi ang mga sasakyan dito, super traffic dito dati. Lalo na kapag yung rush hour. Pero ngayon, tingnan nyo naman kung gaano kaluwag. Dati inaabot kami dito ng mga 30 minutes siguro bago kami makalusot sa tunnel na to. Pero tingnan nyo ngayon, grabe, sobrang luwag. Diba, nakakatuwa. Hindi ka na mag-hesitate na bumiyahe-biyahe ngayon kasi as in, sobrang luwag po ng EDSA. Saya-saya! O, diba? Parang wala pang 2 minutes yata naming nilaktawan yung tunnel na yun, samantalang dati. Mabubulok ka dyan. Ayan, so papunta na kami ng Buendia. Okay, dito, makikita nyo yan, merong parang mga barricade dun sa left side. Yan, yung mga barricade na yan, yan po yung lane ng mga buses. Yan, dyan lang sila pwede. Hindi sila pwedeng pumunta sa ibang lane. Siyempre, babanggain nila yung barricade bago sila makapunta sa ibang lane, diba? And, meron lang sila mga designated na
areas kung saan sila pwedeng magbaba at magsakay ng mga passengers. Wow! Kaya talagang ang ganda na ng Edsa. Promise. Pero alam nyo guys, sa tinagal-tagal talaga na nagta-travel ako. Wow, travel. Sa tinagal-tagal na nagta-travel ako, simula nung natuto akong bumiyahe, never ko talaga tong nakita tong Edsa na ganito kaluwag. As in, ngayon ko lang to nakita na ganito ka-open talaga. As in, promise. Siguro kayo din, sa mga naranasan nyo dito sa Edsa, diba? As in, super sikit lagi. Pero ngayon, guys, ayan, nakikita nyo po. Ako isang buhay na saksi. Kaya congratulations sa ating administration. At nakita nyo naman, yung imposible, naging posible. Palakpakan tayo dyan. Moments later. So ayan, nandito na nga kami. So galing po kami ng Cavite na dati binabiyahe namin ng 3 hours. Pero ngayon dumating kami dito ng 1:25. So biniyahe lang namin siya ng 1 hour and 40 minutes ngayon dahil super luwag talaga ng Edsa, guys. Nakakatuwa. And nandito na kami sa Titsipig. See you later, guys!